Hindi ko inaasahan na yung tumabi lang sa akin nung practice sa Christmas party way back 2014. Ayaw mo pa pangasawa ko ngayon. Lagi mong tinatanong sa akin, ano nga ba ang mga bagay na nagustuhan ko sa'yo? So to formally address your question, unang-una, syempre, maganda. Hindi lang panglabas, ngunit pangloob din. Malambing, mapagmahal sa magulang, hindi lang kay mami, kundi pati kaila inay at itay. At syempre, yung pananampalataya mo kay Lord. Mga minamahal sa Panginoon, tayo po ay nagkakatipon sa lugar na ito upang saksihan po natin ang napakahalagang yugto sa buhay ni Glenn at ni Maya. At ito ang tinatawag na kanilang pag-iisang dibdib. Kapakita ang kanilang pangako ng pag-ibig at ang pag-iisang dibdib sa matrimonyo ng kasal. Salamat ako sa Lord sa araw na to. At dumating na rin yung araw na to. Mapapakasalan ko. Aking matali ko. Glenn, May, one man, one woman. Si Glenn lang para kay May. May, si Glenn lang para sa'yo. Amin pong idinadalangin ang gabay at kaliwanagan sa bagong direksyon ng kanilang haharaping buhay ngayon. Habang sila ay nagpapasimula ng buhay may asawa, amin pong idinadalangin ang pagmamahalan sa kabila ng maraming kahinaan na sila'y magpapasakop sa isa't isa sa pagbubuo ng kanilang tahanan. Tahanang pinamumugaran ng iyong pag-ibig at pananampalataya. Ang kasal ay isa sa pinakamataas na antas na pagpapahayag ng pag-ibig. May, tinatanggap mo pa si Glenn? Glenn, tinatanggap mo ba si May na maging sarili mo lamang tulad ng sinasabi ng salita ng Diyos? Ikaw ay magiging tapat na asawa sa kahirapan man at sa kaginhawahan man hanggang kamatayan magpakailanman? Yan, opo. Opo. Puri po ang Diyos. Kung ganun, walang makakapigil, tuloy ang kasal. And I'd choose you in 100 lifetimes. I'd choose you in 100 worlds. I'd find you. As your husband, pinapangako ko sa'yo na magsisikap ako ng mabuti para sa ating buong pamilya. Papalaguin natin magkasama kung anong meron tayo at kung anong magkakaroon tayo. And I will, when the sky is falling. Di ko rin alam kung anong nagawa ko para ibigay ka ng Lord sa akin. Glenn, sana hindi ka magsawa sa akin. Kasi hindi ka pwedeng magsawa sa akin. Hindi ka pwedeng magsawa na makipag-chismisan sa akin. Hindi ka pwedeng magsawa na makipagkwentuhan, magbitbit ng bag, magtali ng sintas ko kasi hindi ko abot, makinig sa mga rants ko, at lalo na magsagot ng mga math problems ko, at mag-rate ng mga, sa mga pagkain na bago natin kinakainan, at syempre, ang mag-share ng food mo sa akin. In 100 worlds he'd find.
And we'd say we do for the rest of our lives with all. Every day, mahabang pasensya. Love and every moment, every breath we take, we choose you. Ang reason behind the success marriage is our God. Let God be the center of your marriage. God bless and congratulations. Ano man ang inyong mga problema na hindi pinagkakaunawa, nandito lang ako para maggabay sa inyo. Mami, ano bang gagawin ko? Nandito pa rin ako. Sabi ko kay Glenn, i-promise mo na pakamamahalin mo si May. Glenn, pinapangako ko na mamahalin kita gaya ng pagmamahal ng Lord sa atin. At mamahalin kita ng katapat. Masuporta kita sa mga bagay na gusto. Mamahalin at irerespeto ng buong mo. At higit sa lahat, magkasamang tatanda at abang buhay na magpapasalamat sa Diyos at magkakalimut sa iyo. May malaman kita ako. Paggabay nyo kay Daddy. Alam ko na kasama rin natin ang Daddy ngayon. Siyempre, Tito. Salamat sa pagpapalaki sa akin. At sa pagmamahal. Inay, tay, nagpapasalamat ako sa lahat sa anumang hirap na pinagdaanan natin. Na itawid nyo pa rin kami kung saan man kami, kung ano man pinagkakalagyan namin ngayon. Dahil doon nakilala ko si May sa lahat ng gapagabay at pangaral. Maraming salamat at mahal na mahal ko kayo. You.